Hello guys, good morning. So today we are going to discuss about RCD columns. Okay, so first of all, let us talk about the different types of columns. Maraming type yan guys. Una-una, based on loading, we have actually loaded columns. When you say actually loaded, you have learned that in strength of materials, di ba? Ito yung axis ng member. Tama? Actually loaded meaning tumama sa kanyang mismong sentro. Yan yung tinatawag na actually loaded, no? Pag eccentrically loaded, ito yung kanyang cross-section, ito yung center. Yan, na eccentricity. Eccentrically loaded column. Then, by actually loaded column, when you say by actually loaded, nandun na siya sa, ayan, may eccentricity sa X, may eccentricity pa sa Y. Okay, so, gagamitan natin yan ng Bressler's equation, no? Later yan sa, ano, gagawa tayo ng isa pang video dyan, guys. So, based on length, meron naman tayong two types of column based on length. First is the short column, then long column or the slender columns. Yung mga short column, guys, yun yung mga columns na kung saan ang failure niya ay yung mismong strength ng material. Mara-reach niya yung strength ng material. Like for example, kung concrete, ang failure niya is crushing of concrete. Magka-crush yung concrete. Okay? Kasi short siya. Okay? Kung bakal sana yan, short column siya kapag ka mag-yield. Okay? Kailan naman magiging long column? Long column naman siya kapag ka ang failure niya is buckling. No, magbabakal siya, engineer. Yan, magbabakal. Kaya yan naman yung mga long columns, okay? So, nadedetermine natin kung short or long yung column by the use or by investigating its slenderness ratio. The slenderness ratio is the KL over R, di ba? Okay? The slenderness ratio KL over R. No, kapag masyado mataas yung slenderness ratio, then the column must be slender or must be long. Okay, pag mababa yung slenderness ratio niya, yun guys, ibig sabihin short lang yung poste natin, okay? Based on shape, of course, napakaraming pwede mong gawing shape ng column, di ba? Okay, ayan, ano dyan guys, yung mga normal na ginagamit sa industry, square, rectangular, yun yung madalas, di ba? Round, okay? We will discuss about that later, yung mga economical na mga sections. Ano ba yung mga magagandang sections na economical? Okay? Based on column ties, we have tied columns and the spiral columns. Anong difference ng tied at saka spiral? So, normally, kapag rectangular yung column mo, tied column yan. Ayan, tapos naka 130 degree hook siya. Ayan. Nakuha nyo ba, guys? Tied column yan. So, kung titignan mo dito sa ito yung main bar, tapos naka-space siya equally, this are the tied column. Of course, you know this, no? I-ano lang natin, i-differentiate lang natin. So, halimbawa, circular yung ating member. Circular halimbawa siya. Okay? Tapos lalagyan natin dito ng circular ties. Tied column pa rin yan kapag nilagyan mo ng circular ties. Alam mo yung circular ties, guys? Ayun, no? Ganito pa rin siya. Ayan, in-space mo siya ng tawag nito, equally, ayan, tied column pa rin yan. Ito yung spiral, ito tied dito. Ang spiral column is nakapulupot siya, nakapulupot. Wait lang, halimbawa yan yun, mga bakal dyan. Ang spiral column engineers, ito yung main bar, yan, dire-diretso siya. Pinaikot mo yung, yung bakal. Imagine nyo guys. Yan. Kumbaga, ito yung bakal, pinaikot, yan, pababa, yan, dire-diretso. So, meron siyang actually resistance, additional resistance sa hook tension. Kaya mas matibay itong spiral column, okay? Kaysa sa tied column. Kaya makikita ninyo, magkaiba yung provision ng tied at saka spiral column later, no? Based on frame bracings, we have brace against side sway and unbrace against side sway. Ano ba yung mga brace against side sway tsaka unbrace against side sway? So, pag naglagay ka ng shear wall dyan or mga bracings, brace na yung frame mo. Okay? Example, okay? Bawa, ito yung floor plan mo.
Di ba? Ito yung mga poste. Yan. Nandiyan yung mga poste. Tapos, may shear wall dito. May shear wall. Okay? Stiff kasi yung part na yan, guys. Later, magdi-discuss ako dun sa strength of materials kung paano nadi-distribute yung mga forces. Tandaan nyo, engineers, the stiffer the member is, the larger it gets. Alright? Ulitin ko. The stiffer the member is, the larger it gets. Na-know ko nyo, guys. Habang mas stiff yung isang bagay, mas malaki yung mapupunta dun sa kanya na force. Okay? Kagaya nung, di ba, sa shaft dati, yung ganito. Yung ganyan. Alala nyo yung ganito. Tapos may torque dito, di ba, 10 kN. Dahil mas stiff itong shaft na to, engineers, mas malaki yung mapupunta sa kanyang torque. Ganun po yun. Oh, let's say na yun. 8 siguro dito, 2 lang yung torque dito. Kahit isolate yung indeterminate na ano na to. Okay? So, ganun po. Habang mas stiff yung bagay, mas malaki yung napupunta sa kanya. Kagaya dito, balikan natin yung frame, na brace frame. Pag tama ng base shear dito, engineer, most of the base shear will be carried by the shear walls. And so, therefore, yung mga columns natin ay konti lang yung mapupunta sa kanyang base shear. Okay? Kaya naman, in the design, we are assuming na 100% of the base shear is carried by the shear walls. So, dinidesign natin yung structure as yung mga horizontal shear or lateral forces is carried, forces are carried by the shear walls and the gravity loads are carried by the columns. Okay? So, ayan po, engineers, brace yan against side swing. Or, kahit, halimbawa, pwede rin may bracing. May bracing mismo siya. Yan, may mga bracings. Yan, brace against, ano din yan, no? Okay, so, ano naman yung mga unbrace against side sway? Kapag walang mga shear walls. SMRF tawag doon. Special Moment Resisting Frame. So, yung mismong joints ang nag, kaya siya Special Moment Resisting Frame, kasi kung titignan mo yung frame, ganito yung frame, ayan o, di ba? Imagine nyo, guys. Ayan. So, ito yung mga column sa unbraced frames. Ayan, unbraced frames. Okay? So, pag nagkaroon ng mga lateral forces dyan, okay? Ayan, engineers. Mas malaki yung slenderness ratio ng mga to. Okay? So, unlike dito, engineers, okay, braced siya against side sway. So, pag tama ng mga lateral forces, it is assumed na walang forces doon sa mga frames, kundi pupunta lahat doon sa shear wall. Okay, so is that clear, engineers? So, ang lumalaban dito ay yung moment dito sa mga joint. Kaya siya special moment resisting frame. Is that clear, engineers? Okay, so ayan po. Ano pa yung mga example? Okay, we have load combinations for the design of columns. Nilagay natin dyan. Ayan, guys, dyan sa ating Okay, so pwede naman tayo mag-start sa ating actually loaded. Unang pagtutunan natin ng pansin ay yung actually loaded. Pinakasimpleng type of column muna is the actually loaded columns. Okay, listen well. A column subjected to pure actual loads does not exist in concrete buildings. Now, ano lang yan? Theoretical lang yun, no? Hindi mangyayari na pure axial siya, yung mismong nandun siya sa may gitna, walang ganun, no? Meron at merong minimum eccentricity, meron at merong eccentricity or meron at merong moment, no? Kagaya nito, ayan, no? Yung moment dito sa beam, i-carry nito, kaya pag kinat mo itong column na to, may axial load kayo, may moment ka pa doon, di ba? May moment ka pa dito. Okay, pag pinutol mo itong column na to, in-investigate mo, ganito yung loading ng column, di ba? So, yung actually loaded column is, sabi nga dito, is very theoretical, no? Is that clear? So, a column is considered to be actually loaded if the eccentricity of the force is less than or equal to the E minimum 0.1H. Okay? Ano ba yung E minimum na yan, sir? Discuss muna natin mabuti. Ano ba yung E minimum? Yung E minimum na yan, engineers,
supposedly ititreat mo lang dapat siya as actually loaded if and only if the force passes through the plastic centroid. Laro po ba, guys? Dito sa mismong center, pero hindi mo nga daw maiwasan yung eccentricity. Kaya anong ginawa ng code? Okay, ganito daw. Binigyan niya ng consideration. Sabi doon, engineers, for as long as yung force mo within this range, 0.1 h, ito yung h, ha, may h siya din dito, h2 h1, di ba? So kapag itong force ko napunta dito, nasa 0.1 h2 lang, or nandito or nandyan, that is considered as actually loaded, meaning hanggat nandito siya sa region na to, engineer, it can be treated as actually loaded column. Nakakuha po ba, engineers? For as long as the force is acting nasa 0.1 h or less from the plastic centroid, it can be treated as actually loaded column. Meaning, you will neglect the eccentricity. Like for example, ang h ko, halimbawa, ito, ang h ko is 500 mm. Teka lang, nag-invento ko ng force. May force tayo, halimbawa, na 1,000 kilonewtons. Tapos may moment pa yan na ano, na 25 kilonewton meter. Yan, yan yung given. Okay? P-ultimate ito. Di may moment. Meaning, kung ito yung ating column, ngayon yung ating column, may PU ka dyan, may moment ka pa dito. Diba? Engineers? 25 kilonewton meter. If we are going to investigate the eccentricity is equal to 25 over 1,000, which is 0.025 meter, which is 25 mm. Pero pag chinek mo yung e-minimum, 0.1 of h, 500, that is 50 mm. Pasok siya, di ba? Yes, pasok. So if that's the case, neglect M. Yun po yung ibig sabihin, no? Yung ibig sabihin, actually loaded lang siya. Hindi mo na kailangan consider yung effect ng eccentricity. Actually loaded lang siya. Ang magiging capacity mo kapag actually loaded is, yan, yung my point, yan pala, okay? Ineneglect mo na itong MU, meaning neglect it. Wait lang, explain ko mamaya itong ano, ha, yung actually loaded. Okay, ngayon, pag-isapan naman natin ngayon yung strength ng isang actually loaded column. Ano yung strength niya? Okay. Ganito, guys. Kung ito yung ano ninyo, kung ito yung column ninyo, mayroon siyang bakal. May bakal, di ba? AS. Yung PO, ito yung PO, yan yung force na nag-act if it were actually loaded. So that is force sa concrete at force sa steel. Tama? Simple lang. So, 0.85 FC prime, area cross minus area ng bakal, kasi may area na na-displace, plus ASFY. Yan ay PO. Meaning, kapag walang eccentricity. Is that clear? Ayan o. Walang eccentricity. Nandun siya mismo sa gitna. Okay? So, for an actually loaded column, nireduce siya ng code. Ang ginawa ng code, guys, may maximum ka lang na nominal P. Nako nyo ba, guys? Sabi doon, point, ilan daw? Kasi nag-iiba ito eh. 0.8 of PO, okay? 0.8 of PO for tight columns. At 0.85 of PO for spiral columns. Nakakuha po ba, guys? Ang PU naman, for PU, ultimate, for PU, ang phi na gagamitin natin is 0.65 for tied, at phi equals 0.75 for spiral. Kaya kung mapapansin ninyo, pag nagpo-compute kayo dati dito, ginagawa nyo, 0.75 times 0.85 times the quantity, pwede nyo ang zero page, ganun yun. Nakuha nyo po kayo, engineers? Dalawa yung reduction niya, ito, nireduce niya siya ng 85%, tapos
ito, may reduction factor pa ng 0.75. Okay? This is to take into account the eccentricity na 10%. I will show you that later in the interaction diagram na tinake into account na to. Okay? Kapag ang eccentricity mo exactly 10% of the H, and you will analyze the ano, the you will analyze the column, ang lalabas na capacity ito. Okay? At yan ang maximum capacity, nominal capacity for a column. Klaro po ba, engineer? So, sige. Another thing is, una, oh, ulit, balikan natin. Yung actually loaded, masasabi mong actually loaded siya. First, kapag yung eccentricity is less than 0.1H. Pangalawa, the slenderness ratio KL over R should be less than 22 for columns not braced against side sway at less than 34 plus 12 M1 over M2 and less than 40 for columns braced against side sway. Nagugasan dyan sa inyong handout, sinulat ko dyan. So dalawa ang kanyang criteria. Kailangan hindi siya slender or hindi masyadong mahaba. Pangalawa, kailangan yung eccentricity maliit lang. Later na natin ito take into consideration yung mga slenderness, yung KL over R. Okay, especially sa seismic design ng ating column. Okay? Sige, so let us solve problem number 1. Okay guys, this is problem number 1. So, unang-una sa pagdi-design is you have to get the forces of the member. So, saan magagaling yan? Of course, from your structural analysis. Theory of structures. I-analyze mo yung frame using moment distribution method. Kung magmamano-mano ka, makukuha mo dun yung forces, di ba? At ito yung mga forces na nakuha. So, para kung gagamit ka naman ng software, edi lalabas yan sa software yung mga forces. Okay? So, ngayon naman, engineers, pagkatapos nun, i-design mo na siya. Okay? Kailangan yung member mo kaya niyang targahin yung mga pwersang yan. Okay? So, klaro po ba guys? Kaya naman, dito, the first question is determine the actual load. Design actual load. Okay? PU. Okay? So, given ka ng loads, kaya aalamin mo kung ano yung bakal. So, this is a design process. Dalawang klase lang kasi yan, engineers. Isang design process at isang investigation process. Ganyan lang ang RCD. Diniscuss naman sa inyo siguro yan ni Engineer Jercel. No, na dalawang klase lang yan. Isang design process at isang investigation process. Ang design process, given ka ng load. Ganito mo siya malalaman. Given load, required, usually, bakal, area. Okay? Ang investigation process, given ka ng bakal, meaning naka-detail. Naka-detail yung ano mo, yung problem mo, kung beam yan or column, naka-detail na siya. I-investigate mo ngayon yung capacity. P capacity, M capacity, ganyan. Okay, ganyan ang investigation process. So this is a design process because we are given by load. Klaro ko ba guys? So ayun, engineers. So kukunin muna natin yung actual load, design actual load PU. Therefore, ilo-load factor natin. This is 1.2 dead load plus 1.6 live load. Based dyan sa load combinations na given sa module niyo, this is the worst load combination. Okay, kaya yan yung gagamitan mo. Okay, hahanapin mo dyan yung worst load combination at yan nga yung pinaka-worst na load combination. Right? Load 1,000 plus 1.6 times 1.6. 3360. So 3360 kilonewtons. This is PU, the ultimate load that the column shall carry. Letter B, number 2. If the size of the column is limited to 350 by 450, what must be the number of 20 mm diameter bars, di ba? So meaning meron kang area. No, ang tanong ngayon, ano yung number of 20 millimeter diameter bars. So, what will be our approach here? Okay, ganito lang naman, engineers eh. So, pag di-design, engineers, ganito ang summary ng design. You just have to know the failure of the member. Klaro po ba, guys? Alam mo lang dapat kung paano masira yung member mo. And then, for you to be able to design the member, kailangan
i-prevent mo yung member from failing in such way. Like for example, yung beam. Di ba ang failure ng beam? Dahil weak siya sa tension, magka-crack yung ilalim. Anong ginagawa mo? Lalagyan mo ng bakan. Di ba? Pwede na mo masira sa shear o lalagyan mo ng stirrups. Klaro mo guys, that's the summary of design. Klaro mo ba engineers? So i-prevent natin. Pangalawa, para safe yung design mo, of course, the load should always be less than or equal to the capacity. The capacity is VPN. PU is not equal to VPN. Take note, P ultimate is due to the load. Ganyan yan, engineers. And this is capacity of the section. Section ito, sa section makukuha yung VPN. Pero po ba, engineers? Load galing yung PU, P ultimate. So para safe yung design mo, dapat mas maliit yung load kaysa sa capacity. So pag dinidesign natin siya, ini-equate lang muna natin. Kasi yun yung worst case. So worst case, equal lang sila. PU equals VPN. But later, we will adjust. Di ba ina-adjust nyo rin yung ES? Oh, nakakuha ka ng 3,000... nakakuha ng 5.64 pieces na bakal. Di ba gagawin mo siyang 6 pieces? Para mas lumaki ito kaysa doon. Kasi kapag 5.64 yung bakal, equal sila. So lalakihan mo, i-adjust mo, dadami mo yung bakal. So ito lang muna yung working equation natin para makuha natin yung maximum or worst case. Okay, so this is 3,360, mumultiply lang natin ito ng 1,000. Klaro ko ba guys? Para maging newtons. Phi, this is a tide column to, therefore this is 0.65 times 0.8, di ba? Times 0.8 times, ito yung PO, 0.85 FC prime, 27.6 times, ilan ito? Yung AG natin is 350 by i-lista ko lang muna dito. Ang AG natin is equal to the size of the column is 350 by 450. Okay, ilagay ko lang yung guys para hindi nalilito yung iba. 157,500. So this is 157,500 minus ES. Yan yung maalamin yung bakal, di ba? Pero meron pang yan. Plus ES FY. FY is 400. Okay? Take note, itong buong to magkasama ha. Okay? So, sige. So, ang ES na nakuha natin is 7347.396 mm². Okay. Ano kaya ito, engineers? Yan ba yung tinatanong? What must be the number? Di ba? Sabi doon, ilang piraso. Hindi naman AS ang tinatanong. Number of 20 mm diameter bars. Simple lang. Para makuha yung number of bars, yung AS, di-divide mo ng area ng isang bakal. So this is 3747.396. Para mabilang mo kung ilan, di-divide mo kung ilang piraso yan. Yan. Ito yung area ng isang bakal eh. Okay? 23.39 pieces. Say, 24 pieces. So ito yung pipiliin nyo sa board, 24 pieces. Okay, so I hope you understand that. Ganito guys, meron akong gustong iklaro dito, engineers. Okay? Ganito po, engineers. In real life ha, sa pagdi-design, hindi mo madidistribute dito yung 7 na bakal. Okay, kaya naman 8 gagawin mo, 8, yan, 8. Sana nakukuha niyo yun. So, in real life, pag nag-design ka, even yung ginagawa natin sa industry, kagaya sa akin, pag nag-design ako, mawala labas. Lalabas halimbawa is 6.89 pieces, di ba? E paano ilalagay yung 7 pieces dito, di ba? 8 ang gagawin mo kasi safe, but mas safe pag mas marami, di ba? Nakukuha niyo guys, but in the board exam, 7 pieces ang isasagot nyo ha. Okay? Kasi may nagtatalo dito, 8 daw magiging sagot kapag 6.89. Sa real life yun. Tsaka wala namang mali doon, 7 or 8 eh. Nakuha nyo guys, but board exam is very theoretical. This is my advice to you. Board exam is very theoretical. Now, it doesn't matter kung paano magkakasya yun yan dyan. Okay? Wala tayo sa detailing doon. Okay?
So, 7 pieces ang magiging sagot nyo sa board, hindi 8 ha? Nakakuha po ba guys? O, huwag kayo malito dito. Sa real life lang, 8, okay? Kasi hindi mo nga masyadong pagkakasya. Klaro po ba guys? So, 24. Okay, so kahit 25 pa yan, 25 ang isasagot natin. Klaro po ba guys? Sige po. Next is, the last problem is, determine the smallest dimension of a square column section if steel ratio is 2%. Paano daw kapag 2% yung steel ratio niya? What is the smallest square section? So, lagay natin dito. What is the smallest square section? So, meaning, alam din natin yung A, area gross naman, di ba? So, I hope you understand that. Number 3, may binigay sa yung steel ratio na 2%, so this is 0.02. Meaning, ang AS mo is 0.02 of the area gross or 2% of the area gross. Kaya naman, ito naman magiging equation natin. Hindi ngayon? 3,360 times 1,000, that is equal to 0.65 times 0.8, okay? Times area gross, 0.85 FC prime, 27.6, times area gross, minus 0.02 of area gross, yun yung AS, di ba? Plus 0.02 area gross times 400. So, I hope you understand that. Ayan o. Ayan guys. Diba? Is that clear, engineers? AG minus AS. So, kukunin natin yung area gross. Ano kaya yung area gross? So, ang area gross natin is 208,498.6 mm squared. But take note that this is B squared po yan kasi square section ang tinatanong. So ang B therefore is square root lang natin to. Ay, cube root yung nakuha ko. Square root of the answer 456.62. So say 460 mm. Again, siyempre, tuturuan ko kayong mamili sa choices. Very theoretical ang board. Okay? Ang board exam ninyo, makikita nyo doon, engineers. Ang board exam ninyo, 10 mm yung mga gap. Oh, 460, 470, ganon. Okay, but in real life, paano mo ito gagawin? Sabi mo ba kayo, 460 yung ano yan, 456.62 yung ano, yung dimension. No, it's not like that, di ba? Ang ginagawa natin, 400, 450, 500, ganon. Every 2 inches in real life. Okay, so huwag ninyong, kumbaga, binabanggit ko ito kasi engineers, huwag yung questionin yung theoretical na mga nagiging sagot natin na paano mo implement ito sa site. Kasi guys nga, theoretical tayo sa board. Klaro po ba guys? So, huwag nyo munang isipin yan. Later, pag nag-practice kayo, maiintindihan ninyo guys na hindi nga pala practical kapag 460 yung gagawin mo. Pero ang sinagot mo sa board, 460. Klaro po ba guys? Because theoretical. Is that clear, engineers?